Hi, magandang umaga mga kasuli. Ayun, andito ulit ako sa inyo para magbigay na aking panibagong topic. At syempre, bago ko sisimulan yung topic mga kasuli, syempre mag-shoutout ako na walang sawang nagsuporta sa akin sa pag-share, pag-comment at pag-react mga kasuli. Ayan, may shoutout na po ako mga kasuli. Ayan, shoutout to Lovely Makuray, Nakuray, Dynerb Stylo, Shani Minor, Pasita Nakuray, Banji Panglima, Ando Ayon, Leo Herriales, Dexie Kiao, Maribel Kamungay, Marilyn Ducot. Ayan, thank you mga kasuli sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. At sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa akin mga kasuli, pwede nyo po akong isubscribe kasi meron na po tayong subscriber. At ayan, at pwede nyo rin po akong i-follow mga kasuli para updated kayo sa post ko or sa topic ko araw-araw. Ayan, sisimulan na po natin yung ating topic ngayong umaga. Ano ang tatlong rason kung bakit kailangan natin bumitaw sa isang relasyon mga kasawi? Ayan, ang dami yung makaka-relate nito mga kasawi kasi reality talaga ito na nangyayari sa ating buhay. Ayan, ang unang sign, napagod ka na. Siyempre, minsan sa ating relasyon, kapag kapaulit-ulit ng ginagawa ng ating mga asawa, jowa, na ganyan, na pinapatawad na natin sila ng paulit-ulit, pero hindi pa rin sila nagbabago. Andun pa rin sa punto na ginagawa pa rin nila ito, na paulit-ulit nila tayong sinasaktan, di ba mga kasawi? Kaya minsan, nangyayari talaga na kahit pa ang dami mong ang dami mong gagawin na para sa kanila para may survive yung relasyon ninyo, pero kapag once na hindi nagbabago ang asawa ninyo or jowa ninyo, darating sa punto na mapapagod ka talaga. Ayan ang ating unang sign mga kasawi. Jowa ninyo, asawa ninyo, darating sa punto na talagang gusto mo nang bumitaw. Kasi nga, paulit-ulit ka lang nasasaktan. Paulit-ulit kang umaasa na sana magbago pa yung jowa ninyo or asawa ninyo. Nasa upang sa ganis, nagkakaroon ka ng buhay, sarili mo, hope na darating sa punto na sana magbago pa. Pero ang nangyayari mga kasawi, hindi nagbabago, paulit-ulit ka lang sinasaktan. Kaya pag nasasaktan na tayo, ang nangyayari, sobrang napapagod na tayo. Kapag ganun yung mangyari mga kasawi, talagang darating sa punto na kailangan mo nang bumitaw. Wala ka na kasing natira sa sarili mo, kundi na lang sa patawad mo lang parati para sa kanya. Kasi maasa ka na sana someday is magbago pa siya, pero hindi ito nangyayari. Ayan mga kasawi, yung ating pangalawang sign. Paano is magkakaroon tayo ng respeto or matitira sa sarili natin. Huwag nating itutubigay yung ating pagmamahal sa kanila na bumubuhay ka lang nang dahil sa kanila. Pero syempre kadalasan kapag nagmahal naman talaga tayo is hindi natin matuturuan yung puso natin. Diba? Kahit yung utak mo, pagod ka na. Kahit yung utak mo, nasasaktan ka ng paulit-ulit. Pero pagdating sa puso mo, hindi mo pa rin mabitawan yung taong mahal mo. Kasi nga, ayaw mong mawala siya para sa'yo. Pero dapat mga kasawi is huwag ganun yung gagawin natin. Mahalin natin yung sarili natin kasi pag minahal natin yung sarili natin, doon magkakaroon ng respeto. At least sa ganun is mabubuhayan ka or matatauhan ka sa ginagawa ng partner mo or jowa mo. Upang sa ganun is kailangan mo nang bumitaw kasi napagod ka na. Ayan na mga kasawi yung ating long sign mga kasawi. At syempre hindi mawawala yung aking advice mga kasawi sa topic na ito. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganito is una para sa akin is mahalin mo ang iyong sarili, tatandaan mo na yan. Kasi kapag once na minahal mo ang iyong sarili is magkakaroon ka ng control upang ang pagmamahal mo sa isang tao is hindi mo ganun gaano ibigay para sa kanya, magtira ka para sa iyong sarili. Hoy, naamin ko mga kasawi na talagang kapag nagmahal naman talagang isang tao is lahat ibibigay mo. Lahat, kahit wala ka ng matira para sa sarili mo. Kasi nga mahal mo yung isang tao. Kumbaga ipaparamdam mo sa isang tao kung gaano mo siya kamahal. Pero dapat huwag ganun mga kasawi. Mahalin yung sarili mo upang sa ganun masaktan ka man is kaya mong bumangon sa iyong pagkadapa. At lagi mong tatandaan na andyan si God para sa atin. At kung kailangan na sasaktan ka, ibigay mo at ipabaya mo sa kanya upang sa ganun yung nararamdaman mo is mabibigyan ng luwag sa iyong sarili or sa iyong kalooban. Ayan mga kasawi. At syempre, lagi niyong tatandaan kapag nagmahal tayo is
handa tayong masaktan. Kasi sabi nga nila, kapag nagmahal ka, andun yung feelings na minsan, nasasaktan ka na, pero kailangan mo pa rin magparaya. Kasi nga, ang pagpaparaya, isa itong katumbas na pinaraya mo yung taong mahal mo. Pero ang totoong, ano nito, is pinalaya mo lang yung tao. Pinalaya mo yung sarili mo na upang hindi ka na makaranas na sasaktan ka ng paulit-ulit. Ayan ang tunay na pagpaparaya sa taong mahal mo at syempre sa sarili mo, mga kasawi. Ayan yung aking advice, mga kasawi, sa inyo. Naway nabigyan ko kayo ng magandang advice sa topic na ito. Ayan, mga kasawi. At syempre, mas maraming salamat, mga kasawi, sa inyo sa walang sawang pag-suporta niyo sa akin, sa pag-subscribe niyo sa akin, mga kasawi. Maraming salamat. Bye, mga kasawi!